magsitayo na pong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo rin ay naggugunita ngayon ng kapistahan ni Papa San Pablo IX. Hilingin natin sa Panginoon na ating matamo ang tunay na kadakilaan sa kanyang kaharian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Pablo IX ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan, kaisa ng iyong tagapangasiwang pinagkatiwala ang manungkulan, at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa
ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid? Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanpaman. At ito ang mabuting balita ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang magbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ng mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin,
at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, maihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong inihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaya nang sabi ko po kanina, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Papa San Pablo IX. Siguro nga po sa nakakarami sa atin, para siyang naging anino ng kanyang naging kahalili na mas kilala at mas tumimo sa puso ng nakakarami na si Papa San Juan Pablo IX. Ngunit kung tutusin, si Papa San Pablo IX ang maraming unang ginawa para sa simbahan. Sa katunayan, siya po ang unang Santo Papa na dumalaw dito sa atin sa Pilipinas. Siya talaga ang unang Santo Papa na umikot sa mundo, lumabas mula sa Batikano, sa simbahan lang doon sa Roma, at pumunta sa maraming lugar. Yun nga lang, dahil mas mahaba ang naging panahon ni Papa Juan Pablo IX, siya yung mas maraming napuntahan at mas madalas, gaya din sa Pilipinas, na 2 beses tayong napuntahan ni Papa San Juan Pablo IX. Ngunit, si Papa San Pablo IX ay nataguriang pinuno na hindi naintindihan ng maraming tao. Para sa iba, siya'y napaka makabago. Sa kanyang panunungkulan, naganap ang mga pagbabago sa liturhiya. Yung mga nakakatanda dito, kung naalala po ninyo, noon ay nakatalikod ang pari. Sa salitang Latin, ang halos buong misa.
kay Papa Pablo IX naganap yung mga pagbabago, humarap ang pari, mas marami na ang paggamit sa wika ng mga tao, at iba-iba pang mga pagbabago. Kaya nga't siya'y nataguri ang masyadong makabago. Kaya hindi rin siya naunawaan at natanggap ng ibang kapwa Katoliko. Ngunit siya rin ay tinawag na makaluma. Kaya nga't minsan sabi natin, hindi mo mailagay ang sarili mo sala sa init, sala sa lamig. Siya'y makabago sa iba, pero sa iba naman siya'y makaluma sapagkat patuloy niyang ipinagtanggol, pinanindigan ang kahalagahan ng buhay. Nung inaakala ng iba na magbabago na ang simbahan, papayagan na ang abortion, ang diborsyo, ang iba pang mga makabagong pananaw ng mundo, nanindigan si Papa San Pablo IX sa orihinal na turo ng simbahan, lalo na sa pagpahalaga sa buhay at pamilya. Sadya talaga pong mahirap sumunod sa Panginoon. Sadya talagang mahirap kung tunay nating isa sa puso, kung gusto nating maging tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Gaya ng sinabi ko nitong mga nakarang araw, hindi ganun kadaling sabihing deboto ko ng Nazareno. Hindi dahil nagsisimba ako lagi sa kiyapo, nakasuot ako ng purpura, nagpo-prosesyon ako, namamasan ako, naglulubid ako, deboto na ako. Sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na alagad, ang tunay na Kristiyano, ang buhay niya ay sumasalamin, sumusunod kay Jesus Nazareno, gaya ni San Pablo IX. At iba ang panukat ng Panginoon. Kung sa mundong ito, ang panukat ng mayaman, sino raw ang mayaman? Kung tatanungin ko kayo, sasabihin niyo siguro, ang mayaman, yung maraming naipon. Sa mata ng Diyos, ang mayaman, yung maraming naibigay. Iba ang panukat ng Diyos. Kung tatanungin natin ang mundo, sino ang magaling na pinuno? Sasabihin natin, yung pinakamaraming taong sumusunod sa Kanya. Yung maraming taong nasa ilalim niya. Pero sa mata ng Diyos, ang tunay na pinuno, yung maraming taong pinaglingkuran niya. Yung mga maraming taong sinunod niya. Baligtad, di po ba? Sa atin, ang tunay na pinuno, yung maraming sumusunod sa akin. Kaya hangang-hanga tayo sa mga taong ang daming mga alipores. Dahil maraming sumusunod sa kanila. Pero kay Jesus Nazareno, pag marami ang iyong sinusunod dahil ikay tunay na lingkod, ikaw ang tunay na pinuno. Sino ro ang tunay na dakila sa mata ng mundo? Pag ikaw ang tinitingala, pag ikaw ang nasa taas, ikaw ang pinakadakila. Pero kay Jesus Nazareno, ang nagpapakababa, siya ang tunay na dakila. Mga kapatid, ito ang nais ituro ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Nag-uunahan sila, sino ba ang mataas, sino ba ang dakila, sino ba ang pinuno. Pero iba ho ang panukatan ni Jesus Nazareno. Kaya nga katulad ng ipinakita at pinalala sa atin sa unang pagbasa ni San Pedro, ang mga bagay-bagay dito sa mundo parang bulaklak at damo. Opo, kay gaganda ng bulaklak nakita natin sa altar. Pero alam natin, matapos lang ng ilang araw, lalo na dito sa atin, sa simbahan, mainit, hindi tayo aircon. Ilang araw lang, matutuyo din lahat yan.
mabubulok din. At ganun din ang paalala sa atin, ang kayamanan ba nating kinakamkam, pinag-iingatan, pinag-iipunan, yun ho ba yung mauubos din? Maglalaho din? Maiiwan din? Mga kapatid, sa araw na ito ay pagdasal natin na maalala natin katulad ni San Pablo ika-anim ang panukatan ni Jesus sa Sareno. Ikaw ba'y tunay na mayaman? Huwag mong bilangin ang iyong naipon. Bilangin mo ang iyong naibigay. Ikaw ba'y tunay na pinuno? Huwag mong bilangin kung ilang taong nasa ilalim mo at naglilingkod sa iyo. Bilangin mo kung ilan ang iyong pinaglingkuran. Ikaw ba'y tunay na dakila at mataas? Huwag mong bilangin kung ilan ang nasa baba mo. Bilangin mo kung ilang beses kang nagpakababa at tunay na naglingkod. Sapagkat doon matatagpuan, doon masusukat kung sino ang tunay na deboto, kung sino ang tunay na sumusunod kay Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod. Ilahad natin sa amang mahabagin ang ating mga panalangin, ang ating tugon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ng away at kawalang tiwala, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na binibigay natin sa ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Patuloy nating ipagdasal ang ating bayan, lalo na sa mga panahon ngayon na nanganganib ang kasagraduhan ng kasal, ng buhay mag-asawa. Pagdasal natin maliwanagan ang ating mga pinuno at mga kinatawan upang tunay tayong makasunod kay Jesus sa Nazareno na nagsabing ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Idulog din natin sa Panginoon ang iba pa nating kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa, katulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayon ginugunitan ng iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pablo ika-anim ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sa ngapuna, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at sinasabi mo ngayon sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung tinatawag namin kami deboto, kami mga Kristiyano, pero hindi kami sumusunod sa iyong kalooban. Iba ang aming panukatan sa buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tunay na panukatan, ang tunay na dakila. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. You are my life.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Magibayong ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinatanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si Papa San Pablo ika-6 sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para sa pagpapatuloy na pag-ayos, paglinis ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda, ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon sa mga sakuna at kalamidad at regular na tumutulong po tayo sa mga parokya, kumbento at institusyon na may mga programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ibang-iba ang sukatan ni Jesus sa Nazareno. Bilangin natin hindi ang ating nakuha, kung hindi ang ating naibigay. Hindi ang nasa ilalim natin, kundi ang mga pinaglilingkuran natin. Hindi ang mga nagpapakataas, kung hindi ang mga nagpapakababa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus sa Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang dakilang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, inibinduho ka namin, para mo ang buhay at naligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo sa kasalanan at buhay.
kamatayan ay sa pisang ng aming kaligtas Nuestro Padre Jesus Nazareno, ingat